Sun TV. Then yung next natin is yung blame system, no? Na ito yung mga panahong talagang medyo nakakasakit ang damdamin eh, na palagi na lang nating sinisisi yung gobyerno, lagi na lang nating sinisisi yung mga nandoon sa nakaupo sa mga pwesto nila. Alam niyo bang hindi lang naman sila yung nagtatrabaho doon. Hindi lang sila yung nahihirapan. Kasi merong mga nasa baba nila eh. Yung mga empleyado rin ng gobyerno na hindi mo kilala. Kasi dawin natin parang i-judge yung mga taong namamahala sa kanila. Para na rin natin ginajudge yung mga taong nasa baba nila. Na nagtatrabaho sila kasi ginagawa nila yun for the sake, para makatulong sa atin. Diba? Isipin mo, ikaw, kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung nanay mo, kasama mo yung tatay mo, kasama mo yung anak mo, kasama mo mga kapatid mo, kasama mo lolo at lola mo. Samantalang sila, yung mga katrabaho sa gobyerno, lalo-lalo yung mga frontliners natin, no? Hindi nila makasama yung pamilya nila kahit gustong-gusto na nilang samahan kasi may okasyon, hindi nila magawa. Alam mo kung bakit? Kasi ginagawa nila yung tungkulin nila. Iniisip kasi natin, pag nakikita natin, may nag-tweet ng ganito na si ganito, si yung nakaupo sa pwesto na to, ganito yung ginagawa, tinignan natin agad yung negative way. Malaya ka mag-opinion. Pero palagi mo dapat titignan yung dalawang side, huwag ka titingin sa isang side lang. Kasi parang ang pangit kasi pag edukado kang tao, tinitignan mo lang lagi isang side. No, kailangan mag-isip ka lagi ng dalawa bago mo siya ilabas or i-voice out sa mga tao. Kasi internet kasi ang laking ano niyan eh, ang laking impluwensya niyan sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Kasi ang mga kabataan niya sobrang parang ang bilis, alam mo yun, sobrang, sorry for this ha, ako rin isa sa mga kabataan, no? Para sa akin kasi, kung the more mo sinasabihan yung ng negative yung mga nakaupo sa pwesto, yung mga namamahala sa gobyerno, LGUs, or higher man sa government or lower man sa government, the more mo kasi sila ginajudge, the more sila hindi magiging motivated sa ginagawa nila to serve his people or her people. Kasi parang, alam mo yun, imbis na ma-motivate sila, ma-encourage sila, nadi-discourage sila kasi yung ginagawa nilang effort, parang magkamali ka lang ng isa, dalawa, titignan na agad sa'yo yung mali mo sa buong buhay mo. Parang kasi tinitignan lagi natin yung puwing ng iba kaysa sa puwing na nasa mata natin. No? Kumbaga, para palagi natin tinitignan yung mali ng iba, eh kahit nga tayo, kahit siguro sa loob ng isang oras, ang kalating oras is, hindi natin kayang maging perfectong tao. Kasi, kung iisipin nyo, magsingkamas, di ba, na wala namang perfectong tao, hindi naman kasi natin kailangan mag-away-away or magsiraan for the sake of makilala ka lang, for the sake of na papanigan ka ng mga tao. Kasi kung ikaw, sarili mo, alam mo kung ano yung ginagawa ng gobyerno, alam mo yung, hindi sa dahil pinagtatanggol ko yung gobyerno, nilalagay ko muna yung side about sa government, no? Na tignan mo rin sila bilang tao. Kasi tao rin sila, may nararamdaman sila sa puso nila na lungkot kasi di nga nila makasama ang pamilya nila. Unlike sa'yo na ikaw, bash ka ng bash, post ka ng post na kung ano-ano, na I don't know kung sino man yung mga nagpo-post ng ganun. Kasi hindi ako pala Twitter, hindi ako pala tweet, kumbaga kailan ko lang ano, nagbabasa lang ako ng mga tweet. Alam mo yung mga ganun na palagi na lang sinisisi si ganito, si ganyan. O sige, malaya ka. Malaya kang sisihin sila. Pero ang tanong, pag nalapitan mo na yung taong yun, galit na galit ka doon, nasa harapan mo na siya, minura mo siya, sinapak mo siya, sinaktan mo siya, sinabihan mo siya ng masakit ng salita. Itong tanong ko sa'yo, sa kada salita mo ng masakit sa kanya, sa kada bash mo sa kanya, may mga tao bang gumaling dahil sa pananakpag? May mga tao bang gumaling sa pagsasalita mo ng masakit sa mga nakaupo sa gobyerno? Sa kada mura mo ba lahat ng mga critical na nasa ospital is gumagaling, gumiginhawa yung pakiramdam? Di ba hindi? Kasi, ang thinking kasi natin parang, hindi ako matalinong tao, pero sinasabi ko to based on my observation, based on sa nakikita ko. Kasi, ako bilang isang
isang estudyante, no? Nakikita ko na kung ano yung tama sa mali kasi alam mo yun, kung hindi ka kasi sabi ko nga bilang ikaw estudyante o edukadong tao, hindi ka titingin sa isang bagay, hindi ka titingin sa isang angulo lang kasi may iba-ibang angulo. Kumbaga nga sa photography, may iba-ibang angle, meron sa kaliwa, meron sa kanan, meron sa top, meron sa baba. Ganun ka dapat tumingin, hindi mo lang titignan yung isa. Kasi pag tinignan mo lang yung isa, isa lang mauunawaan mo, no? Yun, kasing kamas, no? Hindi naman kasi ganun kadali talagang mamahalan ng isang bansa, ng isang lugar. Kasi buti sana mo isa lang yung pinamamahalaan mo, isang tao, limang tao, sampung tao. Ikaw, na palagi ka nang babash sa mga nakaupo sa gobyerno, hindi ko dahil pinagtatanggol ko sila, no? Pinapakita ko yung other side, kasi palagi na nakikita yung other side, eh. Ngayon ipapakita ko naman sa'yo, palit kayo ng posisyon ng nakaupo sa gobyerno. Kung ano yung magagawa mo, di ba? Kung ano yung magagawa mo na makatulong sa mga kapwa mo rin tao. Na kapwa mo nahihirapan din, no? Kung iisipin mo naman kasi din na hindi lang naman din ikaw yung nahihirapan, lahat tayo halos nahihirapan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, halos buong mundo nahihirapan. Kahit nga yung pinakamayamang bansa, di ba? Tignan mo, ang dami sa kanilang namamatay, ang dami sa kanilang ospital. Pero tingnan mo yung bansa natin. Nandun tayo sa, alam mo yun, hindi tayo katulad ng ibang bansa na malalaking bansa na mayayaman. Pero, alam mo yun, still, nakokontrol pa rin kahit papaano. Kaya dapat, imbis na puro tayo sisi sa ating mga nakaupo sa pwesto, wala man tayong kapangyarihan na para, alam mo yun, mag-magic na bigyan natin ng tulong yung mga, ano, yung mga ano natin, mga kapwa natin tao, ano ang pinaka-best way? Both gawin mo. Ipag-pray natin yung mga sa government, no matter kung ano yung religion mo. It's not about the religion. It's about how you respond sa mamamagitan ng prayer sa mga nasa government. At saka sa mga taong nagtatrabaho pa sa government, yung mga hindi kilala, yung mga nasa baba, yung mga hindi opisyal, yung mga nagtatrabaho lang bilang simpleng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pati na rin doon sa mga taong tinutulungan nila na magkaunawaan. Kasi, alam mo yun, parang lagi na lang may naglalagay ng issue para lang makita yung mali ng gobyerno. No? Isipin din natin na hindi lang tayo yung nasasaktan sa ganito situation. Even yung mga nasa government nga, sinabi ko kanina, no? Na may pamilya din sila, pero hindi sila makauwi, hindi nila makasama. Kasi nga, ginagawa nila yung trabaho nila as a public servant. Diba? Marami sa kanila na may mga birthday yung anak, may mga birthday yung asawa, birthday na magulang, hindi nila birthday ng kapatid, hindi nila mapuntahan. Bakit? May tawag sila ng tungkulin, eh. Mas priority nila na tulungan tayo kaysa pansarili nilang kapakanan. Instead sa'yo na iniisip mo na, paano kami ganyan? Bigyan din natin ng support yung mga taong, alam mo yun, kasi pag walang suporta, wala talagang magandang idudulot, eh. Kailangan natin ng suporta, suportahan natin sila. Para, alam mo yun, para mapabilis yung pagsuko sa COVID-19 na to. Kasi sabi ko nga, laging sinasabi ko sa mga kaibigan ko na, kalabang hindi nakikita, no? Daxon TV.